Nainip ka ba? Na-stress ka ba? Na-bored ka ba? Oops! Huwag ganon. Marami na pong pwedeng gawin ngayon. Hindi mo na kailangan ma-bored, ma-stress at mainip sa bukid. Dahil sa bukid, nandun na ang pera ngayon. Hindi mo na kailangan pumunta sa syudad at magtrabaho. Tingnan mo ang iyong paligid. Kung malawak ang iyong area at mayroong mga damo-damo, naku, hindi mo na kailangan problemahin ang trabaho. Nandiyan na sa'yo, nasa likod mo na, o nasa tabi, o nasa harap mo na ang negosyo. Dahil nasa bukid na ngayon, ang pera. Kung may espasyo ka, mag-alaga ka ng kambing. Ang kambing ay hindi magastos alagaan. Bumili ka lamang po na isang pahalis ng kambing at ito'y pwede mo nang paramihin. Oops, tip ko sa'yo, pag bumili ka, sa ibang area ka bumili ng babae, sa ibang area ka bumili ng lalaki. Kailangan hindi sila magkadugo para maiwasan ang inbreeding. Pag hindi inbreed ang iyong alaga, mas maganda ang lahi nito at pwedeng dumami ng magagandang lahi. Kaya magsimula na, mag-alaga ng hayop, mag-alaga ng kambing, marami pong pwede pang alagaan. Bukod sa kambing, pwede mong isabay ang pag-alaga ng mga manok o ng mga baboy o anumang mga livestock na pwede mong alagaan at may source ka ng kanilang mga pagkain. Huwag kang matakot mag-invest pagdating sa bukid. Magandang mag-invest sa bukid. Kaya, magandang magsimula sa pagkakambingan, pagmamanukan, at iba pang paghahayupan. Masayang mag-alaga ng mga hayop, kaya huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Mag-alaga na ng iba't ibang klase ng hayop. Madali lamang po, pwede po natin itong pag-aralan ng dahan-dahan. Kaya po, ang sinuggest ko ay maganda, pakunti-kunti muna po at magsimula ka po doon sa native. Dahil sa native, mas matibay po ito sa sakit at madaling paramihin. Hindi rin po maselan alagaan ang mga native na mga alaga dahil likas na taga rito na sila sa Pilipinas. Pero kung dumami na ang iyong mga alaga at meron ka ng puhunan, pwede ka nang bumili ng mas graded na mga hayop, mas mataas na klase, mga full blood na mga pure breed. Mas maganda sila kasi mas maraming karne ang kanilang binibigay, mas maraming gatas. Pero doon na po natin gawin yun kung meron na tayong saktong pera. At alam na natin o may experience na tayo sa pag-aalaga ng hayop tulad ng kambing. Maari pong masayang lang ang ating pera kung magkasakit po ang ating alagang hayop. Kaya magsimula po tayo sa native, magsimula po tayo sa mas maliit, magsimula po tayo sa kunti. Huwag tayong pabigla-bigla, huwag tayong biglang marami ang ating alagaan. Huwag tayo yung tipong gusto mo agad na dumami ang iyong alaga. Kaya gusto mo maramihan agad. Kunti muna para alam mo na agad, may trial ka agad. Magka-problema man, alam mo na muna kung anong dapat gawin para iwas dupi. Pero ganito, huwag po talagang matakot. Huwag na huwag matakot. Kung may pangarap ka, kung may plano ka, pwes, simulan mo na agad, agad. Dahil kung maaga mong sinimulan, mas mabilis dumami. O mas habang tumatagal, mas mabilis mong maparami. Dahil kung maaga mong sinimulan, mas maagang lumago ang iyong buhay. Kaya, mas maganda, magsimula na. Simulan mo na ang pag-alaga ng mga hayop. Huwag matakot, huwag mangamba. Simulan na, mag-alaga na ng mga native na mga alagang hayop. At payo ko lang, huwag nating iwanan ang native. Hanggat maaari, magpapalahi pa rin tayo ng mga native. Kahit i-upgrade natin ang i-upgrade. Dahil ang native na dugo ay likas na nagpapatibay ng immune system ng ating mga alaga para hindi sila madaling kapitan ng sakit. At sanay ang lahi nila sa klima ng ating bansa.
kung ikaw ay bago lamang po dito sa channel natin, mag-subscribe na at i-click mo yung bell button para magiging updated ka sa ating mga bagong video. Salamat po!